Good afternoon, guys. Welcome back to my channel. So today, guys, i-share ko naman sa inyo paano magpalit nitong door handle. So pare-pareho lang naman to. Avanza J2012 po ito. Magkaiba kasi siya dun sa mga ibang variant. So sa mga naka Gen 1 ganito, ituturo ko sa inyo kung paano to palitan. Ayan, kasi ang issue nito ay umangat na. So pag sara natin, tapos buksan na yan. I-sara, bukas natin to. Ayan, hindi mo siya mabubuksan kasi nakaangat na siya ito. So ang discarteron, didiinan mo to para bumukas. Ayan, ayan, bumukas na siya. Ang may problema to kasi noon, guys, ito. Ayan, yung bakal na yan, yung pahaba na yan, yung pinakaabitan na spring, na gano'n na kasi yan. Tanggal na siya, kinalawang na kasi, so mislaid na siya, natatanggal na, kaya hindi na kumakapit to. So ito 300 lang to sa Shopee ko binili. So ang tatanggalin lang naman natin dito, guys, ito yung lock nito sa loob, ito tsaka to. So basic lang yun. So ang matatanggalin natin dyan, ito dalawang screw lang yan. So yan, tsaka to, ito, and ito, itong handle ng window, manual kasi. So pag tinanggal naman to, ayan, hilain nyo lang to. Ayan, good. Ayun, may alambre. Ayan, may alambre sa loob. Ayan, ipush nyo lang to, tapos may alambre sa loob. Hindi makita masyado, pero ayan, may alambre. Ayan, hihilain nyo lang yan. Kuha lang kayo ng flat screw. Hilain nyo sa ilalim nyo sa dukutin, kasi nakapush yan ng pag ganun, Tulak nyo lang sa ilalim. Tapos ito, tatanggal natin cover. So naka-clip lang naman to. Kung meron kayo nung pampatanggal talaga ng clip, mas okay. Pero kung wala, flat screw lang yan, pwede na. So yun, guys, pakita ko na lang sa inyo pag nasa loob, explain ko ulit. So pag tatanggal nyo siya, hilain nyo lang patras. So tapos tanggalin nyo itong nakakabit dito. Flat screw. Ayan, may alambre to dito, ito. Hilain nyo lang para lumabas. Angat nyo lang. So dito yung nakalagay. Ayan, ito yun. Ayan, ang dulo nya ito. Madali lang yan, pag binuksan nyo makikita nyo yan. Ayan, mga ganun. Ngayon, para hindi, kung hindi nga kasigurado, picturean nyo palagi para pag binalik nyo, alam nyo. Pero usually ito, lock yan. So yan yung ilalak mo doon sa gilid. Yan, tabi nyo lang yung mga screw. Balik nyo na lang para hindi mawala. So picturean nyo or tandaan nyo lang kung paano nyo kinalas, nakasara yung bintana, tapos sa kanyo kalasin. Huwag sabihin kung ano yung forma nun, yun din yun. So yun lang ito, guys. Pag tinulak natin, makikita nyo yung clip sa ilalim. Ayan, kay hila yan. So ayan, hilain nyo lang, tapos push nyo pataas. So yun, ito yung lock nya. Pag natanggal yan, pwede na ito hilain. So yun, ganun lang siya, guys. Tapos paglagay nito, pag ganun, flat. Yung malalim ang nasa doon. Ito yung lock, guys. Yan. Ito yung lock. Diyan yan nakalagay. Yan. Diyan yan. Okay. So yun, pag natanggal na natin yan, ito na. Flat screw lang. Pag natanggal nito, yan. Lain mo lang. Dandahan lang para masigura. So yun, guys. Tapos ito na, guys. Ito yung kanina. Kahit ako sa inyo. Yan. Ito yung kanina. Ganyan, nakakabit. So yan. Ganyan siya. So ito yung hinila natin kanina. Tapos ito kasi nakadikit, hilain nyo lang ito plastic.
Yan, nakadikit kasi siya. Huwag nyo lang tanggalin ng, huwag nyo hilahin ng husto. Babaan nyo lang kasi ito lang may kailangan natin. Tapos, angat yung salamin. Kasi naka-istorbo. Kaharang siya. So, angat natin. So, bali ang tatanggal natin dyan, guys. Ayun, yung dalawang ito. Ito ang dalawa. Tsaka ito. At tsaka itong clip. Ayan, tatanggalin natin yan. Ganyan lang siya kasimple. Kung meron kayo nito, kung may ikot, mas madali ito. Actually, kung mapapansin nyo itong butas, pwedeng pasukan yan dito ng mahabang wrench. Ayan. Ito, pakita ko sa inyo. Ito, mahabang wrench. T-wrench, pwede yan dito. Ayan. Kung gusto nyo. Ayan, mas madali yan. Ayan. Ito lang, medyo nakaharang. Tapos, bago nyo pala tanggalin yung screw, tanggalin nyo na yung clip kasi minsan matigas. Ayan, tanggal na siya, guys. So, yun lang kailangan nyo pera sa yun, guys, kasi ito. Malutong na kasi. So, after nyan, ingatan nyo lang, wag malaglag kasi dudukutin nyo pa yun sa ilalim, babaklasin nyo to pag nalaglag. So ayan lang yung dalawa. Ayan, so yun lang, guys. So ayan, ito yung nasira. Ayan, natanggal na kasi sya so, dahil kinalawang na yun, nabali na rin. So ganyan kasi yun, natatanggal na kasi sya kaya hindi na siya naglalock. Ayan, huwag makikita mo yan. Yan yung problema nyan. So, ayun. Ito yung bago. Ayan, check natin kung pareho. So, ayun, guys. Pareho naman. So, same lang. Pasok nyo lang siya dun sa labas. Pag binake natin siya, ayun, pasok nyo lang itong dalawang butas. Ito dito. Ayan. Tapos dalawang butas. Yun, salpak. Tapos kabit nyo na yung nut dun sa loob. Tsaka yung bakal. So, ganun lang siya. Paka-basic lang dyan, guys. So, yun. Ito, ingatan nyo ulit na huwag mahulog. Unahin nyo pagkabit nung nut kasi para pag sinalpak natin yung alambre o yung ano na yung ang tawag dito yung ganito, hindi siya gumalaw-galaw, mas madaling isalpak. So yun, ingatan nyo lang na huwag mahuhulog to, madali lang naman siya dukutin. So, tapos na. So, ganoon lang siya, guys. So, babalik na natin to. Saran nyo lang ito maigi. Ayan. Ayan. Ayusin nyo lang. Tapos balik natin yung cover. So, madali lang naman ito pagbalik. Kahit saan nyo naman unahin, yan pwede. Mahalata nyo naman kasi yung speaker. Ayan yung speaker. Cover yung speaker. Ayan yung speaker sa baba. So, ayan. Yan, hihinan nyo lang. So, okay na siya, guys. Ito unahin natin pagbalik. Pakita ko sa inyo. Kasi ito lang may medyo challenge dito.
So pag binalik nyo to, ito yung part na nakaumbok. Yan yung part na nakaumbok, yun yung nakailalim na ganyan. Tapos sagad nyo yung salamin. Pag binalik nyo, sagad nyo yung salamin. Yan, sagad. Tapos nasa baba ito. Yan, nakaangat siya. So ibaba nyo siya, kasi pag yun may harapan ka, kailangan sa baba siya. Yan, tulak nyo to. Yan, tapos kabit nyo to. Dapat sagad to para maglock siya. Tapos pag umipita siya ng konti, tulak nyo lang ng nut screw. Yun. So ganun siya dali, guys. So, tapos next ito. So ito na madali lang siya. Ito may butas dito. Tapos ito yung clip. Pero unahin nyo ito pagkabit. Ito, ganito yan. Ganito pagkabit yan. Ito, yan yung lalagay mo rito. So gamit lang ng flat screw. So yan. Tapos tulak lang to. Pasok lang siya sa butas. Yun lang. Tapos screw niya. Tutok nyo muna bago nyo higpitan kabilaan. So ganoon lang, guys. Basic lang, napakadali. Kayang-kaya. So yun, maraming salamat. And please don't forget to like the video, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo, kasi marami pa tayong mga i-share. So yun lang. Take care and God bless. I should fuck her in the best.